Sa isinagawang pagdinig sa Senado kanina, ibinahagi ng Department of Health na gumawa na sila ng MPACT's National Action Plan na layong makontrol ang transmission ng sakit at mapanatiling zero ang mortality rate nito sa bansa. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Walang lockdown na ipatutupad sa bansa nang dahil sa monkeypox o MPACT. Ito ang tiniyak ni Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health sa isang pagdinig kanina sa Senado ng Committee on Health and Demography at Finance Committee. Paliwanag ni Domingo, hindi nakukuha sa hangin ang MPACT kundi direct or skin-to-skin contact ang pagkahawa ng nasabing sakit. Nakikita anya ito sa balat. Katunayan anya, sa 14 na kaso ng MPACT sa bansa ngayon, lahat sila ay nasa bahay lang nagpapagaling. Hindi ho natin re-require ang pagka-ospital sa MPACT. Hindi sila nalalagutan ng hininga, hindi sila kailangan ng ICU, hindi sila pinag-face shield, hindi sila nire-require ng face mask. Basta ho naka-home isolation sa bahay. Sa ngayon, nakabuo na rin ang kagawaran ng isang MPACT Task Force na pinamumunuan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa at kinabibilangan ng iba't ibang medical expert ng ahensya. At yan po yung mga iba-ibang sangay ng ating MPACT Task Force sa pagpaplano, sa surveillance, sa clinical and public health, sa biologics, kaperahan, logistics, pati ang ating risk communication and behavioral change. Naitatag na rin ng kagawaran ang MPACT National Action Plan na may layuning makontrol ang transmission at mapanatiling zero ang mortality sa bansa. Ang mga sumusunod po na slide ay tungkol sa mga scenarios. Sa ating pong nanonood na nakikinig na publiko, huwag ho tayong kabahan. Ito ho ay sinasabi na maaaring mangyari at pinaghahandaan ng kagawaran ng kalusugan pero hindi nangangahulugan na mangyayari. Pinag-aaralan na ng PhilHealth kung paano maipapasok ang MPACT sa kanilang health package. Tiniyak naman ni Domingo na sagot na ng DOH ang testing ng MPACT sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patient o MAIFIP program. Kaya po libre ang MPACT testing sa ating mga DOH hospitals ngayon dahil sinasagot siya ng MAIFIP, ng MAIP ng DOH. Habang ang PhilHealth po ay nag-aaral na kung paano gumawa ng isang testing package. Nag-issue na rin ang DOH ng mga guidelines at polisiya para sa prevention at management laban sa MPACT. Kabilang na dito ang tamang gagawin sa taong nasawi na positibo ng MPACT. Batay sa pinakabagong datos ng Department of Health, nasa 14 na ang kaso ng MPACT dito sa bansa ngayong taon. Ibig sabihin lang nito, ayon sa gagawaran, mabilis nilang nade-detect ang infected ng nasabing sakit. Kaya naman agad nilang nabibigyan ng tulong medikal at napipigilan ang pagkalat nito. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.